Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng Taguig OFW Affairs Office at City Social Welfare and Development Office o CSWDO ay nagsagawa ng training of teachers for Taguig's Program on Overseas Filipino Workers or OFWs ngayong araw, ikapito ng Enero 2023 sa Center for the Elderly, Mercado del Lago, Barangay Lower Bikutan. Higit 100 mga guro at pastor o pinuno ng mga simbahan ang dumalo sa Tanglaw Teacher Training Program na hatid ng Global Filipino Movement o GFM. Ang GFM ay isang non-government organization at Christian foundation na naglalayong tulungan ang mga bayaning OFWs at ang kanilang mga pamilya. Bahagi ng kanilang mga programa ang pagsasagawa ng Tanglaw Teacher Training na 5-month Values Enrichment Program para magsilbing Tanglaw sa mga anak ng OFWs. Inanyayahan din ni Mayor Lani ang mga dumalo na mag-imbita pa ng mga nais lumahok at ibahagi sa kanya-kanyang komunidad ang mga natutunan nang sa ganitong paraan ay sama-samang makakatulong problemang hinaharap ng mga pamilya ng OFWs. Ano po yung hinahanap na misyon ng city government? Punuan po yung gap. Kesa sa masamang barkada pa mapunta, masamang impluensya, gusto pong mangatawan ng City of Taguig. Sa tulong ng aming OFW department, sa tulong ng aming City Social Development Office, gusto naming mangatawan. Gusto namin na sa tulong ninyo, matrain nyo yung aming mga kawani sa pamahalaang lungsod ng Taguig at mainganyo natin ang mga educators, both public and private, all over the City of Taguig. Bago pa man ang inisyatibong ito, ang lungsod ng Taguig ay mayroon ng Taguig Community Awareness Towards Resilient and Empowered Students o CARES, kung saan may iba't ibang programa para pangalagaan at lalong bigyan ng kakayahan ang mga kabataan. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpa-booster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na rin magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagiganyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, Trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report.